Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating YouTube channel and doon sa mga old-timers natin dito sa channel, mga subscribers dyan. No? Magandang araw sa inyo. So, ito, papost ko na lang dito yung mga suki dito sa ating comment section. Ano, madalas dyan. Yan. Ngayon, ang sasagutin natin dito, yung tanong ng isang subscriber nga, kahapon, tatlo ang ano niya, ang gusto niyang malaman, no, kung kailan ina-award yung nominal damages, moral damages, and exemplary damages. Ang concern lang niya, ito may kinalaman siyempre sa kanyang final na labor case, no? Nasagot na natin ang nominal. So this time, sasagutin naman natin ang moral, moral damages, tsaka naman ang exemplary damages. Pinag-iwa-hiwalay natin yan kasi mahaba yan pag pinagsama-sama. In the meantime, panoorin niyo muna ang ating YouTube host. Okay, so moral damages, pag nagsampa ng kaso ang isang empleyado ng labor case, it doesn't necessarily follow kung illegal yung dismissal na entitled na siya sa moral damages. Ngayon, moral damages, yan ay pwedeng umabot ng hundreds of thousands of pesos, even a million of pesos, ano, depende yan sa sitwasyon. Pero hindi yan automatic na ginagrant the fact na nagkaroon halimbawa ng illegal dismissal. Ang moral damages, sabi ng ating korte, especially in the case of Toreda versus Investment and Capital Corporation of the Philippines, na ito daw ay recoverable, no? Kung ang pagtanggal doon sa empleyado ay may bad faith or fraud, no? Or ang ginawa ay isang action na oppressive sa labor, no? Naniniil, di ba? Or ginawa na hindi sang-ayon sa good morals, good customs, public order, public policy, mga ganyan, ano. Now, kung titingnan natin sa kaso ng Aldovino versus Golden Green Manpower Management and Development Services, pag in-enumerate natin yan isa-isa, so recoverable ang moral damages sa kaso ng may bad faith, no? Yung dismissal ng empleyado as attended with bad faith, may fraud, act oppressive to labor, at ang ginawa ng kanyang employer contrary to morals, good customs, or public policy. Doon yung mga ano na yun, mga circumstances na yun should be present. No? So hindi siya automatic. Ngayon, ano ba ang nature ng moral damages? Sa ilalim ng Article 20, to 20 ng ating civil code, no? Yung willful injury daw sa property ng isang tao can be legal ground, no, sa pag-award ng moral damages. Now, if you have to apply this sa isang labor case situation or scenario, you can say na yung employment ng isang empleyado is a property in constitutional sense kasi yan ay protected ng ating constitution, enshrined yan dyan, ano. So you can argue along that line na papasok siya sa Article 2220. Ang ginawa halimbawa ng kanyang employer is injurious, no, and there's a willful injury na nangyari dun sa kanyang trabaho, sa kanyang employment, sa kanyang security of tenure, then you can say na pwedeng ma-award sa kanyang moral damages under Article 2220 ng ating Civil Code. So may listahan naman ng mga kung saan na nagbe-base yung moral damages sa Article 2219 naman ng Civil Code. So sa kaso naman ng primero versus intermediate appellate court, ang moral damages cannot be justified solely on the premise
na yung employer tinanggal niya yung kanyang empleyado sa kahit na wala pa bang just cause yan eh. So it doesn't mean na automatic meron na agad ng award na moral damages, kasi yun yung nire-require yung sa moral damages na dapat mayroong additional facts kung pinipresent dyan, and it must be pleaded and proven para ma-warrant yan or ma-warrant ang pag-grant niyan, no? So ibig sabihin lang, kung limbawa si empleyado nag-claim ng illegal dismissal kasi tinanggal siya na kunod because of theft or serious misconduct under sa Article 297 ng Labor Code, pero it shows naman na hindi naman talaga siya kasama dun sa mga nagnakaw, no? So that in itself is already illegal dismissal, kasi ibig sabihin walang ground for dismissal ng employee. But it does not necessarily mean na meron na agad moral damages, kasi kailangan muna mag-present ka pa ng hiwalay na factual circumstances para mapatunayan yung bad faith. And ipi-plead mo yan, ilalagay mo yan mismo sa, alimbawa, position paper mo na mayroong bad faith yan, etc. And then you have to support it with evidence, yung facts na sinasabi mo may bad faith, no? So, alimbawa, sa sitwasyon na pinagbintangan siya ng theft, o meron ka halimbawang na ipakitang text message na talagang, o sige, isali mo na yung sigurito na sa mga kasubuhan ng theft para matanggal na rin, kasi hindi ko gusto ang kilatsa ng mukha niya, yung mga ganyan, ano? So that is an example of a circumstance which may lead to bad faith, and of course can be now used as evidence to award or to claim moral damages in this particular case. So paano ba yung bad faith? Ang sabi ng ating Supreme Court dyan, sa kaso ng Laureano Investments and Development Corporation, ang bad faith, ang ibig sabihin niyan, conscious and intentional design. Conscious, ibig sabihin alam ng employer, tapos naka-design para gawin ang isang wrongful act or dishonest purpose, no? Merong moral obliquity. Sa example natin, napaka-tindi, no? Napaka-intentional yung design na tanggalin siya. Isinama siya doon sa mga pinagbintangan ng pagnanakaw. Hindi naman talaga siya nagnakaw, no? Ang evidence niya, may chat. Halimbawa doon sa kakasamahan niya, na isinama talaga siya sa mga tatanggalin. Although, walang clear evidence na siya ay nagnakaw. So, Why is that the standard? Kasi ang ating batas, ang civil code natin, presumes good faith, no? Ang bad faith, hindi yan pinipresume. So, gaya sa nature ng ating buhay, yung good faith, we presume that from other people. Unless an evidence is presented na in bad faith yan. So, pag nag-present ng bad faith, ano ba ang standard of proof? Kailangan ba beyond reasonable doubt? Hindi rin. Ang kailangan lang is clear and convincing evidence. Sinabi din ng Supreme Court sa kaso yan. Pag sinabi mo bang clear and convincing evidence, ano ba ang ibig sabihin yan? Ang ibig lang sabihin yan, hindi naman siya yung proof beyond reasonable doubt. Yung mga proof beyond reasonable doubt, ito yung mga standard of proof sa isang criminal case na dapat bago mo i-convict ang isang tao, walang kaduda-duda na siya talaga yung gumawa ng isang criminal act. Kasi nga, there is a presumption of innocence under sa ating constitution. Dito naman sa mga ganitong sitwasyon, clear and convincing evidence, hindi naman siya within that level na proof beyond reasonable doubt. Mas mababa naman siya. Pero mas mataas naman ang requirement sa kanya ng preponderance sa preponderance of evidence na ginagamit naman sa civil case. Sa civil case kasi, yung sinabi mo preponderance of evidence, sa dami ng ebidensya binabase yung decision sa mga civil case, no? It's preponderant, dami, no, ng ebidensya. Higher than that yung clear and convincing evidence. So from there, makikita mo na second lang siya doon sa degree of proof required sa isang criminal case. So ibig sabihin, mataas ang requirement bago mapapatunayan na ang isang tao ay in bad faith sa pagtanggal sa kanyang empleyado. So ganun siya katindi. So dapat ikaw, kung nakiklaim ka ng bad faith, you should be ready with evidence to prove na talagang may bad faith nga. So, you have to state the facts and you have to support the facts with evidence. No? So, yan lang yung ano natin. No? So, sa mga cases in mo na mayroong moral damages, kadalasan sumusunod yan kung magkano yung halimbawa, award for back wages. No? Kasi doon binabase yung sama, wala namang hard and fast rule. No? Pero kung mapapansin ninyo sa mga decision
parang doon nag doon sumusunod sa pattern na yon yung kung magkano yung amount ng moral damages, kasi it's an injury that is related to the property, sabi nga ng Article 2220 ng ating Civil Code. And sabi nga natin, employment is a property in constitutional sense. So sumusunod doon yung computation ng moral damages kapag katiningnan mo sa mga award, no? It's not a hard and fast rule, it's just my own observation. So with that, no? So ano nga, I hope you learned something from this explanation natin, ano? And again, itong subscriber natin dapat nakita niya to yung ano, sana makita niya tong video na to para ito yung sagot sa question niya. Okay, so I hope to see you in my next video. God bless.